tanda ko pa noon, nung nagkakilala kami ni Tess, kagagaling ko lang noon, galing sa abroad sa Saudi Arabia. So tamang-tama at the time naghahanap ako ng ma-invest na property, na maliit na property na pwede kong patayuan ng bahay. So kumbaga naghahanda na rin ako sa gusto ko na rin magkaroon ng sariling pamilya. Nung time na yon, may nilapitan ko yung tiyahin ko na baka may kakilala siyang ahente na aalok mag-aalok sa akin ng lupa malapit lang dito sa Maynila. So yun nga, bali nagkataon na hindi dumating yung ahente na contact nung tiyahin ko. So ang naging ahente ko noon ay si Tess na nga. So doon, nung parang na love at first sight ako kasi maganda siya saka mabait. So doon nagsimula yung ano namin, pagkakakilala ng lubusan. Simula nung time na yon, so siyempre tayo mga lalaki, maparaan. So doon ko siya niligawan. At alusin araw-araw ko na kasi paalis na ako papuntang abroad. So, to cut the story short, yung goal ko talaga na mapasagot ko siya nung time na yon. So, tamang-tama, bago ako bumalik ng Saudi Arabia, nakuha ko na yung matamis niyang oo. So kaya nung nagtatrabaho ako noon ng sa abroad, so siyempre alam mo naman pag in love ka, ganado ka magtrabaho. So yun ang namin, yun ang doon nagsimula ang namin, ang magandang pag-iibigan. So ang tanong time na yon na hindi ko makalimutan, uso pa noon sa abroad, sulat lang eh. Wala pa yung mga Facebook, wala pa yung mga text. Basta wala pa, sulat lang. Kaya pag may alam kong darating na sulat, talaga nakaabang na ako niyan doon sa sa kumukuha na sulat sa Saudi. Pag wala akong sulat doon, siyempre malungkot na naman. So hanggat sa pag hindi ko na napigilan, tatawag na lang ako sa kanya para lang para lang hindi malungkot. So, tuloy-tuloy na yun. Doon na kami nagsimula. Nagkakilala kami ni Mike sa isang realty company kung saan doon ako nag-work. Doon ako nag-work, siya naman ay aming client. Although, hindi ko siya directly na client. Client siya nung friend ko. So, doon ko siya nakilala, and then since kaibigan ko yung kakilala niya, lagi kaming magkasama, and then pagkatapos noon, naging magkaibigan kami. Si Mike, laging pumupunta sa office namin, halos araw-araw, pumupunta siya sa office namin, and then hinahatid niya ako, sinusundo niya ako, and then siyempre nagsimula yun sa pagkakaibigan mo na napalagayan kami ng loob sa isa't isa. Since yung time na yon, marami siyang kwento tungkol sa pamilya, ako din naman marami akong kwento tungkol sa pamilya ko. So parang meron kaming paano ba yon? Ibig sabihin nun, parang mayroon kaming tiwala. Nagkaroon kami ng komportable sa isa't isa. So, doon nagmula yun. Doon nagsimula yun. Kasi nung time na nagkakilala kami, talagang mabait siya.
Tsaka mamaano siya, yung maasikaso sa kliyente. Si Tess talagang minahal kong gusto yan. Kahit na minsan nagkakaroon kami ng problema, minsan mabigat na problema. So, kuhan yan eh. Kumbaga fighter yan sa mga problema. Hindi yan sumusuko. Ako pa medyo mahina ang loob ko, kaya medyo siya yung nagpapalakas din ng loob ko pag may sarili din akong problema. Siyempre sa mag-asawa, hindi naman maiwasan na hindi kayo mag-aaway. Kasi siyempre may sa araw-araw na magkasama kayo, so marami kayong dinadanas na pagsubok sa mga pagpalaki ng mga bata, sa financial, sa mga plano. So siya, palaging nasa likod ko siya, nakaalalay din sa akin. Kasi ako, kung ako lang, hindi ko rin kakayanin na maabot namin yung ganitong buhay. So palaging, basta magkatuwang lang kami sa buhay. Hindi naman kami masyadong materialistiko. So namuhay naman kami ng simple, pati mga sa mga anak ko. So basta ginagampanan lang namin yung dapat gampanan. Paano nga ba niya ako niligawan? Hindi ko na maalala. Pero, iyon, mahaba-habang lagi araw-araw magkakasama. So, and then nanood kami ng sini, tapos basta doon lang nagsimula yun. Tapos sabi niya, gusto niya ako, mahal niya ako. Iyon. Hindi ko alam kung ilang months yun o years, o year ba yun. A year ba yun na nag-decide siya din na bumalik na dito sa Pilipinas para mag-work. Yun. So, parang doon na, kasi syempre, parang namimiss na namin yung isa't isa. So, doon ko din nasabi na siguro, syempre, minahal ka ng tao dahil talagang sinakripisyo niya yung work niya para sa'yo. So, salamat na rin sa Diyos na Jehovah dahil inalalayan niya kami. Kahit ako, siyempre magkaiba kami ng relihiyon, kinikilala ko na yung relihiyon niya. Kaya lang, siyempre, mahirap din na yung ginagisnan kong relihiyon. Kaya pinagdadaanan na pa rin namin niya na pagsubok. Na kung sakali man na sumali man na tanggapin ko yung pagiging Jehovah's Witness, so siguro darating din yun kung talagang mapupunta ako doon. So yung pagsasama namin, so parang roller coaster yun. May lungkot, may saya. So may halong nakakapag-explore kami. Punta kami sa ibang, marami kami napupuntahan na lugar kasama mga bata. So basta hindi kami masyadong namumroblema ng gusto sa mga bagay-bagay. Basta kung ano lang yung dumating sa amin, tanggapin namin. Kung ano man yung problema, harapin namin. Tapos kung minsan kung gusto naming tumulong sa mga relatives namin o kaya sa ibang tao, basta open kami, hindi kami nagtataguan ng open kami sa isa't isa. May transparency kami. Siyempre magkasama kami sa hanap buhay, kaya alam namin isa't isa kung ano yung mga problema namin. Kaya, syempre, napapag-usapan namin. Kung may problema ako, sinasabi ko sa kanya at alam niya yon kung paano din niya ako matulungan sa mga problema ko. Si Mike, hindi naman perfectong asawa, pero, pinapaiyak niyo ako. Hindi naman perfecto yung pagsasama namin. Marami kaming ninaan ang problema. Pero
Dahil sa, siyempre, dumadalo siya sa mga pagpupulong. Paano ba yun? Marami kaming natututuhan at naikakapit din niya yung natutuhan, yung mga payo mula kay Jehovah. Ayan, malaking bagay sa pagsasama namin yun. Nandun yung katangian na mapagpakumbaba, mapagmahal, at syempre, partner kami sa hirap at ginhawa. So, I love you, sweetheart. Happy anniversary sa ating dalawa. Biniglama ako dito. So, actually, hindi naman kailan ko lang nalaman to na mayroon pala kayong pinaghahandaan na ganitong celebration. But anyway, masaya na rin ako dahil nakapag-celebrate din tayo sa wakas ng kasama yung mga mahal mo, kasama yung mga kaibigan mo. Sana tumagal pa tayo ng tumagal pa ang pagsasama natin hanggat sa wakas. So, hindi naman ako nagbabago kung ano naman yung pinakita ko sa'yo, yung pa rin naman ako. So, ikaw rin, alam ko naman na palagi kang nasa likod ko. Kung may problema tayo, so, napag-uusapan naman natin ang problema. So, kahit na minsan, medyo makulit at may mga kasama pang pangaral. So, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Kasama ng mga anak natin. So, alam mo naman yun. Wala naman akong ibang tinitingnan kundi ikaw lang. So, happy 25th year anniversary. Si Mike, ang aking partner, husband, kaibigan at lahat. Talagang hindi ko alam kung paano mabuhay kung wala akong kasamang Mike. Kahit hindi perfecto yung pagsasama namin, parang naging perfecto na din dahil nandyan siya. Sweetheart, alam mo yun na mahal kita at alam mo yun. At kahit makulit ako sa'yo, pero alam mo yun. At sana magkasama tayo habang buhay. At hindi lang ngayon, sana sa paraisong lupa at makasama tayo at kasama ang buong pamilya. Salamat sa iyo. Kay Mom and Dad, siguro pinagpapasalamat ko is their patience kasi sobrang pasaway ko ever since and sila Mom and Dad talaga, hindi sila nagkulang sa akin at they've been there with me the whole time and till now, they support me in my decisions. Madalas nag-aaway kami but in the end, maayos namin na pag-uusapan yung mga bagay and talagang sila talaga yung best parents na kahit kailan never namin pagpapalit kasi sobrang nandyan sila for us and hindi lang sa akin, pati sa kapatid ko. Yung pagpapasalamat ko siguro is lagi silang nandyan para sa amin. Kahit yun nga, pasaway din. Andito sila para sa amin. Tapos lahat ng mga kailangan namin na pinaghihirapan talaga na nilang maibigay. Kahit basta lahat ng madami sa mga kahit mga hinihingi namin, ganun-ganun. Nandyan sila lagi para sa amin kahit at andyan din sila para intindihin kami. Ganun, pati sa suportado din nila yung mga pangarap namin, yung mga career sa buhay, mga ganun. Andyan lagi sila. So, yun siguro. Ma, pa, thank you for everything. Sa lahat ng ginawa niyo para sa amin, sa lahat ng paghihirap niyo para lang mataguyod kami. Tapos, sorry na din po sa lahat ng pagkakamali na nagawa namin. Alam kong di kami naging perfect na anak. Pero
Promise ko po na I'll try my best na maging proud kayo. Tsaka po, ayun, love you very much. Mom, Dad, alam niyan, ngayon lang ako patapos mag-college, so after ilang years ko sa college, finally makakapagtapos na rin, and sobrang thank you sa support kasi ilang rough roads sa pinagdaanan natin, lagi tayo nag-aaway, pero at the end, kinakausap niyo pa rin ako, and yung mga hinihiling namin is binibigay niyo siya, and kahit hindi siya practical, to be honest, is natutulungan niya kaming makuha yung mga gusto namin. And for that, sobrang thank you sa mga nagawa niyo sa amin. And 25 years na kayong kasal ni Dad, so huwag niyo isipin na nasa gitna na kayo. Mahaba pa yung life, marami pa tayong pwedeng gawin, and hindi nagtatapos dyan yung bonding natin and everything. Marami pa tayong mga experiences na magagawa, and ayun, sobrang saludo ko sa inyong dalawa for being the best parents we could have, and yun nga, thank you very much for everything, Dad and Mom. I love you so much. Mom, Dad, happy silver wedding anniversary. I love you.